Yo, what's up mga bomba? Meron na naman tayong bagong video yung gagawin. Ito naman is about naman sa DualSense controller ng PS5 na pwede natin gamitin kahit na sa PS4 lang. So, panibagong video to. Ito yung unang-unang video tutorial na gagawin natin dito sa YouTube channel na to. So, ngayon hawak ko yung brand new DualSense 5 na gagamitin natin sa PS4. Ito. So ngayon, paano ba natin siya gagamitin? Tignan natin kung paano. Pero bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo, meron tayong promo sale sa PS4. Unang-una sa lahat is yung Mega Pack. Ito siya. Sa mga naghahanap ng PS4 Mega Pack, ito na. Ito na yung pinaka-perfect time na para bumili kayo ng PS4. Ito, sobrang mura na niya. Ang SRP nito is nasa around 17,990. Pero for sale siya sa amin, ng 12,990. Cash on delivery within Metro Manila, tapos pag province kayo, payment first via LBC natin papadala, tapos yung mode of payment natin, GCash, BDO, or BPI. So, ganun lang yun. Ito siya, may kasama siyang Gran Turismo Sport, ito, tapos Spider-Man, and syempre Horizon Zero Dawn, tapos meron din siyang free 3 months membership card sa PSN. So, sobrang cheap ka na itong PS4 na to sa mga nahihirapan na makakuha ng PS5 ngayon. Alam naman natin kung gaano kahirap at kung gaano kataas yung presyo ng PS5 ngayon. So, ito yung pinaka-perfect gift para sa mga mahal sa buhay. Pero, PS4 Slim lang to. Meron din tayong PS4 Pro, which is, ito naman yung papakita ko sa inyo ngayon. Yeah! Ito yung last time na in-unbox natin, kung natatandaan ninyo, kung napanood ninyo yung unboxing natin. So, PS4 Pro 4K Ultra HD, 1TB din siya. Same dito sa pinakita ko nina na PS4 Slim. Ang kasama niya is Horizon Zero Dawn, tsaka walang katapusan Game of the Year ng Spider-Man. So, sobrang sulit na ito. Pang 4K talaga yung dalawang game na to, kaya ito yung madalas na binabundle sa kanya ngayon. Meron siyang isang controller, and then yung price nito is yung dati niyang price from around 23,990, ngayon naman is 18,990 na lang siya. So, nag-less siya na 5,000 pesos. Limited lang to. Sobrang limited lang ang stock sa amin. First come, first serve. Kung sino yung mauna. Ayun, yung sale natin na to, or yung promo natin na to, mag-run today, which is December 14, 2020, until January 2021. So, huwag na niyang patagalin. Habang wala pang PS5, maaaring pwede na kayong bumili ng PS5 sa mga sa susunod pa na taon. Hindi niya naman kailangan madaliin yon. PS4 is sobrang sulit pa, hindi ko kayo dahil sa sinasays to. Real talk to, marami kayong pwedeng malaro sa PS4, kaya ito yung pinaka-best season or pinaka-best time para bumili ng PS4 talaga. Walang harong biro. So yun, pero bago ang lahat, bago tayo magsimula dun sa ating video tutorial na kung paano gagamitin yung DualSense 5 dun sa PS4, is may papakita muna ako sa inyong importante. Meron tayong bagong giveaway. Giveaway? Sa mga gusto ng giveaway, alam niyo na. Meron tayong bagong giveaway na PlayStation t-shirt. Ayan. So, kailan ba natin ito pamimigay? At tuwing kailan ba? Pamimigay natin ito during the live stream. Randomly, mamimigay tayo ng t-shirt. Wala na kayong gagastusin. Manonood lang kayo. Magka-comment lang kayo. Magla-like lang kayo. Mag-share lang kayo ng video na yun. Ng live stream natin, mananalo na kayo ng t-shirt. Ganun lang kadali yun. Season of Giving, sabi nga namin sa Elt of Gaming Hub. So, ayun, sobrang ganda na ito. Ayan, magandang souvenir siya. Tapos may kita nyo dito sa etiketa niya, and is PlayStation, and then not for sale. So talagang para sa inyo lang ito, mga kabombanatics natin. So ngayon, simulan na natin yung tutorial ng ating bagong vlog, which is yun na nga. Let's go! So ngayon, bago natin simulan, ito yung pinaka pwede natin gawin. Tatry natin kung pwede siya mag-sync dito. So ang ginawa ko is dinuwa ko yung charging port or yung USB na Type-C na para dito sa DualSense. Itatry natin na i-connect dito directly sa PS4 natin kung gagana siya. So, ayun, ganun lang naman, i-insert natin to. Pakita ko sa inyo. Insert natin sa... Check natin kung gagana. Yun, so nag-ano siya, nag-orange siya. So, meaning nag-charge siya. Kasi nakakonect siya dun sa mismong PS4 natin. Pero titignan natin kung mag-sync siya using this PS button. Ayan. So yun, walang nangyari, nag-charge lang siya. Hindi natin ma-sync yung mismong DualSense dito sa ating PS4. So ano bang pwede natin gawin dito? Wala tayong PS5 pa, so gusto kong ma-feel yung PS5 at DualSense 5 na magamit sa PS4 ko, since
ang alam naman natin na pwedeng gamitin tong DualSense na to sa PS3 lang. Eh, wala naman na tayong PS3. So, hindi na natin matatry yun ton. So, gumawa ako ng paraan para papagano ko tong DualSense 5 na to dito sa PS4 natin. So, yun, nag-research ako. Ang pinakamadaling gawin para mapagana natin siya is to download the Remote Play. Kung meron kayo sa cellphone ninyo, sa iPad ninyo, sa desktop ninyo, sa laptop ninyo, kailangan nyo mag-download yun. So, ngayon, papakita ko sa inyo step by step para masundan nyo kung paano at kung gano'n lang kasimple para magamit nyo yung DualSense 5 ninyo. Yo guys, so ngayon, i-download na natin yung software na PS4 Remote Play para malaro na natin yung ating PS4 dito sa ating desktop, mag-connect siya. So all you need to do is to go to the website ng mismong PS4 Remote Play. So Google, tapos search nyo lang Remote Play. Ayan, PS4 Remote Play. Download. And then, pagpunta nyo dito, may kita nyo yung PS Remote Play PlayStation.net. So, ito yung pinaka i-click nyo. Open browse lang kayo. Tapos yun, punta kayo dito. And then, check nyo dito sa bandang baba. Meron dito, control your PS5 console. So, hindi naman tayo, wala naman tayong PS5 sa ngayon. So, dito tayo sa control your PS4 console. So, since ang gamit natin is desktop, Windows. So, ito yung i-click natin. Control your PS4 console from a Windows PC. So, ngayon, i-download natin siya. I-next tab natin siya. Tapos, ayun, sa baba, may kita ninyo, download the PS Remote Play. So, ito, pwede nyo nang i-download dito yung PS Remote Play ninyo. I-agree nyo lang to, and then may lalabas na download. Ayun, so, ganun lang siya kasimple, guys. Pagtapos nyo siya ma-download, ayun, since na-download ko na kasi siya, meron na akong copy dito sa PC ko. So, ayun, PS Remote Play. Click mo lang siya. Yo! Alright. So, ito, naka-sync na kasi yung PS4 ko dito sa PC ko. So, pag hindi nyo pa nasi-sync, pwede nyo siyang i-sync. May ilalabas na number doon. Make sure na mag-match siya para mag-sync siya doon sa PC ninyo na galing doon sa PS4 ninyo. So, ayun na, bago natin simulan to, ayun, ito yung PS5 or DualSense controller natin. So yun guys, bago tayo magsimula, ito yung pinaka DualSense 5 controller natin. Ayan, DualSense, diba? Nakita nyo naman kung gaano kagwapo yan. Kahit wala na akong PS5, ito okay na ako talaga. Alam nyo yan, yung kapo na in-upload natin na video or yung last video natin. So yun, kinonect ko na yung DualSense natin dito sa PC natin using the USB Type-C. Tapos yun, may lalabas na parang ilaw dito sa gitna ng DualSense 5 or DualSense. And then, para natin siya magamit is, ayun nga, i-hit na natin to. Kukonnect na natin yung PS4 natin dito sa ating PS Remote Play sa PC natin. Yun! So, ganun lang siya kadali. Nag-remote na siya or nag-sync na siya. So, ang pwede natin gawin. Ayun, ito na. Ito na yung magiging. So, yun guys. Ito yung magiging itsura kapag nag-connect na yung PS4 natin sa PC natin using their PS Remote Play. So, ganun siya. Ayan, magiging ganito yung kulay niya. So, nakita nyo, color red tapos may orange yung mic. So, pwede nyo, ito, pwede nyo nang gamitin yung mic dyan kung gusto yun ninyo. Tapos, ayun na, simulan na natin. Hindi pa siya napipindot, hindi pa siya nagsisync. So, all you need to do is to click the PS button. Yun! Diba? Nag-ano na siya, nagsync na siya. Tapos, after nyan, yun na, lalabas na siya. Pwede nyo na siyang gamitin. Ganun lang kasimple, napakadali. Magagamit nyo na yung DualSense 5 sa PS4 ninyo. Kahit wala kayong PS5, ganun lang kadali. Yun. So ngayon, ganun lang siya kadali guys. Nagamit ko na yung DualSense 5 ko or DualSense ko dito sa PS4 ko. But the problem is, yung ina-expect natin na haptic feedback na pinakainahabol ko talaga. At alam ko, isa yun sa mga dahilan kung bakit talaga gusto nyo bumili ng PS5 is because dahil dun sa haptic feedback na tinatawag. So yung mapipil mo yung vibration dito sa controller na to. Pag nagsushooting ka, mapipil mo yung part ng R2 is medyo nanginginig at medyo matigas.
Ayan, itong part na to. Pero dito, pag ginamit mo yung DualSense sa PS4 mo, hindi gumagana yung haptic feedback. So, literally, parang ano lang siya. Parang alternative controller lang siya ng PS4 kung wala ka na talagang controller ng PS4. Parang ganun lang siya kadali. So, ang mahirap pa dito is hindi mo talaga siya directly magagamit sa PS4 na directly i-connect mo lang siya. Kailangan mong gumamit ng remote play para magamit siya. So yun, ginawa natin tong video na to para dun sa mga naku-curious kung possible ba na gumana yung DualSense 5 sa PS4. Yes, possible. Ito nagawa na natin. Pero kailangan nyong i-download yung remote play at isa-sync natin yung PS4 natin. So yun, pwede mo naman siya magamit, pwede mo siya malaro. May enjoy mo rin siya kasi ang ganda. Pwede mo nang pag-practicean kung meron ka ng DualSense hanggang wala ka pang PS5. Pwede mo nang kapayin yung controller, may enjoy mo na siya. Ganun lang kasimple. Yun. So ngayon, na-connect na natin yung ating DualSense 5 dito sa PS4 natin gamit yung PS Remote Play. So ganun lang siya kadali, i-follow niya lang siya. May enjoy niyo na to. So katulad na ito. Sobrang ganda hawakan ng DualSense 5. Lalo talaga ako na-excite kapag nahawakan ko to. Parang feeling ko, ito yung pinaka-alternative na para ma-feel ko na may PS5 na ako kahit wala pa ako. So, kaya talaga pag-tsaga ako, ito na talaga yung gagamitin natin na controller na yun. Kahit may PS4 tayong DualShock 4, ito na talaga yung gagamitin ko para masanay na akong gamitin to. Ito na masusunod pa. Pero nga, medyo nakakalungkot lang kasi hindi natin ma-feel dito yung haptic feedback na tinatawag doon. So, okay lang. Talagang kailangan pa natin bumili ng PS5 para ma-feel yun. At excited na rin ako. Kaya hintayin na lang tayo sa mga kapwa-kabomba natin. Someday magkakaroon tayo ng hintayin na lang natin. Konting tiis na lang. Magkakaroon na tayo ng PS5. Tsaka sa mga nono dyan, baka naman. Ngayon, ito na. Yun lang para sa video na to. Sana nag-enjoy kayo. And please don't forget to like this video. Share this video. Mag-comment kayo dyan ng kahit ano. At sumali na kayo dun sa mga live stream natin na pag-giveaway. Pwede rin kayo sumali dun sa PS5 giveaway natin. Pag naka-reach kami ng 10,000 subscribers, mamimigay kami ng brand new PS5. Legit, 100% yun guys pag naka-achieve kami ng 10,000 subscribers. Ganun lang kasimple yun. Magpaparaffle na tayo agad ng PS5 agad-agad. So yun, ganun lang. Yun lang para sa video na to. Shoutout sa mga kapwa natin, kapong fanatics dyan. Yun lang, mag-ingat kayo lahat. God bless and peace.